Hi everyone, this is Dolly De Leon and here is a glimpse at my career so far. Hoy Maloy! Maligo ka na! Kanina pa naghihintay ang rasyon mong tubig! First feature film ko. Yan, yung pelikulang yan. Na nakatrabaho ko si Peke Galiaga. Tapos, ano, ang role ko dyan, ano, isa sa mga boarder dun sa boarding house ni Manilyn Reynes. Tapos ako yung mga, isa sa mga nangaapi sa kanya. Walang linya, pero ang saya sa set. Naalala ko yung pinaka-challenge dun is kailangan kong patalsikin yung popcorn na hawak ko. Dahil magugulat kami. So yun yung pinaka-challenge yung day na yun. But I'll never forget that day kasi yun yung first time ko makatrabaho si Joey Marquez. Tsaka yun, si Candy Pangilinan nandun. Siya yung best friend ni Manilyn. So, I still can remember that day very clearly. Kasi nandun kami sa parang lumang bahay. Tapos, yun, yung pinaka-challenge talaga dyan yung blocking. Yung kailangan mapatalsik ko yung popcorn na magandang maganda tingnan sa mata. Inaamin mo ba to o hindi? Not guilty. Oh, grabe. I love that film. Kasi ang style ni Raymond Ribay Gutierrez is guerrilla style. Susundan ka lang nung camera wherever you go. So wala talagang blocking. Sasabihin lang niya na basta hanggang dito ka lang, bahala ka kung anong gagawin mo, tapos susundan ka ng camera. And that's what I loved about that. And that's where I met Max Eigenman. And she's such a wonderful human being. I'm so in love with her. So, yan. And Christopher King. Yan, the late Christopher King, na napakahusay na artista. Kaya unforgettable sa akin yung verdict. It's your choice. Your decision. Panindigan mo naman. Well, my stupid call saved your life. Oh my God. Sabaw. Sabaw ako dyan. Yan yung role ko dyan sa psychiatrist ni Elijah Canlas. Na si Jello, matagal ko nang napanood yan. Bata pa yan, napanood ko na siya sa isang play, Waiting for Godot, sa ano, Tanghalang Ateneo. And so, ka-eksena ko siya and alam ko mahusay siya. Hindi ko alam kung ba't sabaw ako sa araw na yan, pero for some reason, hindi ko maalala lahat ng lines ko, nagpa-fumble ako. So, hiyang-hiya ako kay Jello niyan na gusto ko sabihin sa kanya, hindi talaga ako ganito. Pero na-redeem yun dahil nakatrabaho ko siya ulit, so... Hindi namin alam kung saan sila nanggaling. Ay, si Direk Gerald Tarog. Oh my gosh. Ang memory ko talaga dyan is, ang sarap-sarap niya katrabaho, si Direk J. Favorite ko talaga. Isa sa mga paborito kong directors to work with. Yung first ko sa kanya, ano eh, senior year. Yun, tapos yan, aswang. Or nauna ata yan, hindi ko na maalala. Pero yan, nanay ako ni Paolo Avellino dyan. Hintay ka na lang, lalabas din ang totoo. Ano nga yung totoo? Ngayon, wala ka namang ginagawang masama. Ay, grabe. It's always a pleasure to work with Eric Mati kasi ang sarap-sarap niya katrabaho talaga. Napaka-light niya on set. Parang lagi siyang masaya. Pero doesn't mean hindi siya nagagalit. Siyempre, pag talagang may pumalpak, nagagalit din siya. Pero what I loved about that set was yung mga kasama ko. Si John Arcilia, ka-eksena ko dyan. Si Dante Rivero. Yun. So, si ano, Jerry O'Hara, masaya yung on the job. And it's doing really well now. So, I'm so proud to be a part of that. Walang aalis na hindi nagpapaalam. Ay, oo. Dodo Dayaw. Direct Dodo Dayaw. Siya yung isa sa mga directors na naniwala talaga sa akin. Meron din akong ginawa with him na Doors. Horror naman yun. Yun yung first ever lead role ko sa isang series, anthology series siya. Ano yan eh, nanay ako dyan ng lead eh. So, very special din yung sa akin yung film na yan because aside from it's a really beautiful film, si Direk Dodo Dayaw yung director. Eh, ganun akong bilang artista eh. Yung mga director ang hindi ko makalimutan katrabaho siya kayong yung mga co-actors ko. At sa wakas, Sa wakas ay may katahimikan. Direk Love! Love Diaz. Yan yung second Love Diaz film ko. Yung first ko was Ang Hupa. Pero para sa akin, mas meaningful to. Kasi ito yung talagang mas buong-buo yung character na piniplay ko dyan, si Dahlia.
isa siyang ano, retired prostitute. I never pa ako nag-prostitute sa buong buhay ko. Well, nag-prostitute ako once sa isang soap. Pero ito yung talagang ano, I was really interacting, and it was my first time to work with John Lloyd Cruz, whose work I've always admired. So excited ako about that, and kasama ko si May Paner. So yeah, that was exciting times. Pa ang tagal namin sa Palawan na sinushoot yan. This is really bad. This is really, really bad. Yan, oo. Yan, yung pelikulang yan. Ay, nako, I will never forget that film because I think I really grew as an actor when I shot that film. I learned so much from the international production, from the Swedish production people, how they work, the Greeks also, how they're ibang-ibang style nila sa atin. Sobra silang pulido, sobra silang punctual. Everyone is just there. You can feel the energy. Everyone is there because they love what they're doing, and they're doing it because they want to come up with the best result. And I really felt that in that production. It felt so whole to be working in that kind of environment. And I loved every single person in that production. Lahat kami, pamilya kami. Para kaming talagang isang buong pamilya. So nung natapos kami niya, nagka-sepaks ako na malala. Sobrang malalang sepaks. Siguro a year and a half ako nagka-sepaks.